3090. So, RTX. Huh? 3080. RTX 3080. 10 GB. DDR6. And, malapit lang to. Yan, hello guys, good morning. Ayan, so may repair po tayo dito. This is Asus Asus RTX 3080 10 GB. Yan, so ito siya guys. Ayan siya. So, can see RTX 3080 10 GB. Yan, ang sabi ng may-ari, may banga siya dito, may kasga siya guys. Ayan, may gas-gas. Ang sabi ng may-ari, nakalagay no display. So, before, nakalagay ay crashing sa games. So, yun ang issue. Doon na siya nagsimula. So, buksan natin siya. Dahil ito ay nagka-crash, malalaman natin. Ay, lost thread na pala ito, guys. Lost thread na yung mga tornilyuhan. Ito mahirap. Ano yun? Ito kaya. Ayun, nabuksan pa. So, may na-repair ako nito, RTX 3090. Ang issue dito, pagkakamali. So, ito mahilig itong modelo na to. Nagkakamali sila ng tornilyo dito. Yan. Dalawa lang naman yung tornilyo nito eh. Di sa modelo na to, laging ganun. Yan. May ipantanggalin na lang itong iasa na to. Kasi laging tinatama. Data lines kasi yung ano nito. Minsan, yung tornilyo na nandito, nalalagay dito. Ngayon, tinatamaan yung data lines. Data lines yun eh. Yun. Ngayon, ganun yung na-repair ko na sayang RTX 3090 24 GB. Tinamaan yung data lines, tapos sinaksak. Ngayon, yari. So, yan yung mahirap po sa ano, sa ganitong modelo. Yan yung ganito na tripan na Asus. Naku, ingat-ingat kayo sa pagbabalik ng ano nito. Yung mga, malimit kasi, DIY. Ayan, nagdi-DIY sila. Ay, yung kasi yung, ano, hindi nila alam. Ayan, ang nangyari kasi, ito mahaba ito eh, yan o. Oh. E, tinornilyo. Ay, di, yari. Ayan. Butas. Tapos, sabay, akala, hindi napansin. Sabay, saksak. Ayan, yan, may sticker pa ito guys, di pa nabubuksan. Ayan. Sabay, saksak nung may-ari. Ayun, gumana a few seconds. Hanggang sa, tarang, nawala na ng display. Yes. Ito, mukhang ganito rin ang issue nito eh. Parang may nakikita ako ka dito guys, may tama. I'm not sure kung ito rin. Kung yun din ang issue nito, patay na, yari na to. Hindi na to mabubuhay. Kasi yun ay lines guys, yun ang GPU chip. From PCIe dito, PCIe, GPU chip, tapos tumaan pa siya sa memory. So, pag tinamaan, mukhang ganito rin ang issue guys nito. So, yun yung kadi-DIY ng mga customer. Ayaw ipagawa sa technician, palitan ng thermal pad. Yan. Yan yung ano eh. Pagkakamali na hindi na may babalik. Nakagaya nito, mukhang ganun ang issue. Oops, hanapin natin ang ating pangtanggal. Yan, so... Let's see what happened. Yan. Pagkakamaling, hindi na maibabalik kailanman. Yan. So, ganon din siya guys. Oh. Ayan. Nakita ako na balatan. Ito ang naging issue nito. Ay, nako. Yan yung palagi na lang ginagawa nila. Kaya mapansin nyo, hindi ko agad siya tinesting guys. Kasi ang nakalagay kasi doon, no signal, tapos crash under load. Yan, nagka-crash daw. So, kita na. Kung gantong pagsanay na sanay ka sa repair guys talaga ay talaga namang yan, mahalaga kasi experience sa pagre-repair. Hindi basta nasabing technician ay gumagawa na ng GPU. Diba yung GPU especially sa video card technician.
Pag mga specialist, ibig sabihin, ang nire-repair niya ay video card lang. Yan. Parang sa doktor, may tinatawag kasi na ano, specialist, heart specialist at saka doktor, mga doc. Pag sinabi kasi doktor, general. Yan. Pag sinabi doktor, general siya. Mapapansin nyo. General doctor sila ng laptop. Yeah. Hindi naman sila video card technician. Nagre-repair sila ng video card. Yan, yeah, matindi na rin pala ang sinapit nito, guys. Oh. So, ano na pala to? Matindi na rin yung sinapit na ano nito. Super dumi, super dust, overheated. Yun ang isa sa issue pa rin. Super dust. Hindi na ito nagtatransfer ng heat pa ganyan. Ah, kinamitan siya guys ng ano oh. Ayan, ito yung pinaka bawal na bawal. So possible nasira itong video card na ito. Mga ito yung mga possibilities na bakit siya nasira. Bukod dun sa likod. Gumamit po siya ng liquid metal. Yun, pinaka delikada. Ayun, nakalagay po ay sa memory. Ayan, napansin ko. Ayan. Eh, yung liquid metal kasi, ano yan? Parang mga metal-metal, tapos mayroong thermal paste. Yan kasi, masadikit yan sa mga pin, short circuit na yan. So, yan yung bawal na bawal. So, lagi ko na lang yan nakikita sa ano. Pwede naman siya talaga, pwede naman gamitin. Basta centralized dito sa GPU chip lang, tapos taklo ba nila? Mayroon pang taklo dyan eh. Yung parang matigas na hindi siya Kapton tape eh. Kasi ang Kapton tape kaya niyang tunawin yan sa superheat. Yan. Yun lang ang pagkakamali dito. May mga ginamit na liquid metal ay hindi naman marunong gumamit. So, ayan. So, nadot-dot siya sa mga memory. Hindi yan. Once kasi yan na pumasok dito sa memory sa GPU sa ilalim. Kailan ko paano mo yung kukunin sa ilalim? Ribbon lang ang katapat niyan. Ribbon guys ay it's too expensive. It comes to ribbon. Machine pa lang yan ay 100,000 na yung machine na gagamitin dito. So imagine mo ay babayad ka ay talagang mahal yan. Then pangalawa, mataas yung labor cost din kung sira yung GPU chip, memory chip. So it's too expensive. Ayan, kaya basta repairing ng ganyan. Ay talaga namang ano. Ayan, oh, super dust na rin siya. Napakita talagang ano. Ayan, oh, meron siya mga ano. So, ito ay susubukan natin. I think liquid metal. May gumamit siya liquid metal. Kasi may nakikita ako guys dito na makintab. Ayan, oh. Parang siyang powder na ano. So, tingnan lang natin. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. So, as you can see, so, pakita natin sa microscope. Ito yung sinasabi ko yun. Ayan. At tinanggal yung BIOS, guys. Galing na rin sa repair siguro. Tinanggal yung BIOS, guys. Ang BIOS ay tinanggal. Kasi dalawang BIOS niya. Tinanggal yung BIOS. Ano kayang ginawa? Ayan. So, microscope natin para clear na makita yung yung ano niya. Yung kanyang tama. Ito yung delikado, guys. Ay, sabi ko. Ayan, no? Pansin nyo. Diba? 3 lines. So, pamunta yun ng GPU chip. Tapos yung BIOS, guys. Tinanggal na. Ayan o. So, siguro, ayaw niya mag-switch ng BIOS, kaya tinanggal niya. Baka ganun ang ginawa niya. Kaya niya tinanggal siguro. So, ayan. Bukod doon, siyempre, DIY sila siguro eh. Ayan. So, ito, tinamaan siya. Wala na yung pag-asa guys, pag yan ay nasira, nag-short circuit. Kasi yan, damahan niya ng memory. Ayan, tapos GPU chip ang tatamaan niya. Parang PCIe yan guys, dito sa baba na to. Ayan, yan ang masakit-sakit.
introspection natin, baka makakuha tayo ng ibang issues. Or capacitor, etc. Alay mo, mapunta sa easy job. Okay. Sa tingin ko, kung mapapansin nyo guys, dilaw na yung capacitor. Kasi yan, hindi yan masyado dilaw dapat. Yan. Ibig sabihin, overheated na guys itong video card. Or, din dumaan na ito ng tatawag ng rebooling machine. Yan. So, check natin dito sa loob. Yan. Pero intact pa naman guys dito yung ano, ito. So, hindi ko lang alam kung bagong lagay na yan. Yan. Wari ko intact pa naman. Tapos, kung mapapansin nyo yung GPU chip niya. Ito, tunas-tunas. Ito, hindi. Ibig sabihin, yung thermal paste niya. Either, ano na rin. Dapat kasi ganito siya eh. Ito, tunas sa labas na to. Pag ganitong tunaw na, hiwalay na. Ibig sabihin, hiwalay na ito at saka ito. Napansin nyo, matuyon-tuyo dito. Tapos dito, basa. Yan, dapat ganito siya eh. Yan, twist style. Oh. Yan. Oh. So, yan yung mga something issues. Okay, remove na natin. So, try natin to continue the repair. To check what is the issue and what is the problem of this CPU. So, we need to see something. So, sinaw lang natin yung mga ano, mga possible na pinagmulan para meron tayong basihan na si Russia or siya yung pinagmulan ng sira. Okay? Okay, check natin siya. Yeah, medyo corroded na rin pala ito guys. Ganon din yung ginawa, pinagawa sa akin 3090. Ganon din yung itsura niya. Corroded din siya. So, check natin kung mayroon siyang bloated or something kakaiba. Yeah, so, I think may repair history na siya kasi, eh, no? Hindi na siya pantay-pantay. Yeah, medyo oily na din po siya. Ayan, no? May mapansin nyo. Ayan, puti-puti. Ayan, ayan, no? So, liquid metal po siguro before yung ginamit. So, dito, mayroon siyang ang tawag dito. What's that? Yeah, so, mayroong fluxes na factory flux. Ayan, no? So, kung napapansin nyo, ayan, no? Metal, guys. Pansin nyo ba? Ah. Diba? Liquid metal siya. Or, hindi ko alam kung ano. So, ibig sabihin, gumamit siya. Tapos, anong nangyari? Ito at ito ay pinagdikit. Oh, yan yung bawal. Kaya nagkakaroon siya ng issue. Oh, remove natin. Oh, yan yung ipinagbabawal. Yan, di ba? Hindi siya magkadikit eh. Hindi siya magkadugsong. Hmm. Yan, nagkadikit na siya eh. Hindi ngayon talaga magpapunction yan. Nagkakaroon siya ng crashing or ano. Either masira pa nga ito, oh. Oh, parang ano to, may parang butas dito, guys. Ah, hindi. Siya, guys, baka yan yung marking. Yung marking nga siya. Eh, ito man naman ganito is naka-program. Yung mga 3090, guys. Lahat ng IC niyan, programmable. May firmware yan, guys. Yan, oh. Lapot-lapot. Ma-oily-oily siya. So, galing na rin siya sa repair. As you can see. But, so, ito, ang gagawin na lang natin, ito try na lang natin. Ayan, no, may mga nagkalat siyang, ano. Wala tayo magagawa. Yan yung mahirap, eh. Ganyan na
ganito na talaga ito, guys. Minsan, may ginawa ako nito eh. Hindi naman siya 3080 Asus. Ano siya? RTX 3070 Ampeg Edition. Sotak naman. Pinaliguan din ng technician ng ano eh. Solder ano eh. Oops, meron pala dito ano. Pinaliguan siya ng ano eh. Solder paste eh. Tapos yun. Ganun ang nangyari. Ang daming mga ganyan. So, inspection natin, guys. Hindi natin yan isasaksak. Okay? Ang gagawin ko dyan ay issue ultrasonic cleaning. Kasi, avoid natin yung ibang other issues. Kasi nakita natin na may mga yung mga silver na ano. Baka yan ay magkaroon pa ng pag-usok, pagsunog ng PCB. So, mas mahirap. So, kailangan natin siyang avoid. At least, itong video ay any issues, sabihin may display ng customer. Pero, ang sending naman niya sa atin is no signal o monitor. Okay? So, other proven na rin itong ating video. Ayan, kita nyo naman. Talagang nagkadikit na yung kanyang kabilaan ng PSA connections na wala naman dapat connections. Ayan, so makikita nyo na may pagkakamali na nangyari kaya siya nasira. Okay, this is a dual BIOS as you can see. Oh. So tinanggal niya yung isang function ng BIOS. So nag-mode siya. Ginawa nung may-ari. Or hindi natin alam kung technician. So hindi natin alam. Kasi may mga hinang-hinang siya. Ayan guys, so super, wala naman ako ibang nakitang issue, kundi yun lang mga nasabi natin. Ayan. Ayan guys, ang gagawin natin dito ay i-ultrasonic cleaning ko muna siya. Yun na napansin natin, may mga ano siya, silver, hindi ko alam kung sa ano, kung saan nanggaling, kung paano ano. Pero kita nyo naman doon sa microscope inspection. So, may mga silver siya. May mga oily. Then, yung mga... Yung ginamitan siya ng liquid metal. So, meron po siyang nakakalat. So, kailangan natin siyang tanggalin. Okay? So, yan guys. Update ko kayo later. After ultrasonic cleaning. After removing any others metal na danger. Para secure na secure. Kasi mahirap. Mahirap mag-repair ng ganyan. Sasalpak mo agad siya. Ayan. So, update ko kayo later, guys. For a while. Update ko kayo later. Ayan. Hello, guys. Sa continuation, sa nire-repair natin na Asus. So, ito na siya. Fully clean na siya. So, Asus ito, guys. Asus. Ayan. 3080. So, may nire-repair kasi tayong isa eh. Ayan, DDR6. Ayan. Bali, yung problem nito, guys, still no display siya. So, na-try ko na siyang i-plug. Then, missing yung kanyang BIOS, guys, dito sa likod. Ayan. So, fully clean na rin siya. So, subukan na lang natin siyang... Kasi missing yung BIOS niya. Subukan natin siyang i-switch. Papalitan natin ng BIOS chip. Yan. Kasi, yung kanyang likod ay pinakailaman na kasi. Subukan natin siyang magpalit ng BIOS. Okay? Palit ng BIOS sa lagyan ng BIOS switch. Kasi, niremove na yung BIOS chip. BIOS switch. Hindi ko alam kung bakit siya niremove. Yan. So, no display pa rin po siya. Oops. Oops, microscope pala natin. Ayan, so papalitan na lang natin siya ng BIOS. Yun ang BIOS switch. Lalagyan pala, hindi papalitan. Nasaan na ba yan? Gutom na ako eh. 11:52 na. GR, kumain ka na GR. 11:52 na. Gutom na ako. Ayan, so tapusin lang natin to, guys. At ako'y kakain din. Yan. So, pinakalman kasi siya. Hindi ko alam kung bakit siya ni-remove.
Actually, nakapag-prepare na ako ng BIOS kasi no display pa rin siya. Hindi pa ako guys nakapag-try ng ganito na walang BIOS switch. Ang alam ko kasi guys, pag walang BIOS switch, hindi siya gagana. So ito kinuha ko lang dun sa ano. Minanual ko lang, wala kasi akong available nito. Ayan. Minanual kinuha ko dun sa palit. Ayan. So I think ba, sa tingin ko working naman to. So, hindi naman basta nasisira ang BIOS eh. Okay. Pumasok ba? So, ayan. Tinry ko siyang i-hot air. Hindi pwede sa hot air. Nasusira. Nasisira siya. So, I'm not sure guys kung sira din yung kanyang BIOS, no? Try natin siya. So, sana gumana. Mahirap. Hindi masyado but yung panghinang ko. Oops. Babaan natin. Sinubukan ko siyang i-hot air. Hindi pwede i-hot air eh. Natutunaw yung ano. Siya gumagana. So, okay lang siguro. Okay lang yan. Hindi masyadong lapat. Lagyan na lang natin ng hinang. Opo, tapusin ko lang to. Ayan, tapusin lang natin to guys. Tapos testing natin kung magkagana siya. Wala pa naman ako guys pinapalitan na piyasa. So ito lang yung inano ko kasi yung BIOS niya. So I'm not sure kung pwede siyang i-jumper. Ayan, minsan kasi mayroong nakalagay na piyasa sa loob. So hindi ako basta-basta nagja-jumper. Delikado kasi, baka mamaya masira. Ang issue kasi niyan, ang alam ko, yung mga ganito kasi, ano to, para siyang, minsan mayroon siyang parts sa loob, yung ganitong BIOS chip. So, I'm not sure kung mayroon siya. Baka kasi mayroon siyang fuse, pinaka-fuse sa loob. Yan, minsan kasi may value. So, hindi pa ako nakapag-try kay magwasak ng ganitong BIOS. Yan. Kasi kung mayroon siya at fusible siya, tapos mag-recta tayo, ay tapos nasira. Kasi sayang kasi yung BIOS. May pamalit naman tayo guys na BIOS chip in case na ano. Kasi may fuse siya eh. Sa labas. Ayan, mapapansin nyo guys. I'm not sure kung fuse. Hindi ko pa pala yung natitesting. Baka fuse lang. So, malay nyo. Maganyan. So, yun yung protection niya. Tinesting ko kanina. Hindi guys nag-display. Try ulit natin kung magdi-display. Okay. Munti kan pa makalimutan videohan. So, kailangan may video. So, testing natin kung magdi-display. Eh, kung wala, ay so, delikado ang GPU chip or ang kanyang BIOS. Hindi ko alam kung bakit nga wala siyang BIOS eh. BIOS switch. BIOS switch guys. BIOS ako ng BIOS. Tama ba? Naka-switch ba? So, tingnan natin siya kung magkakaroon siya ng display.
Lagyan natin na kasi umiinit yung chip niya, guys. So, wala naman tayong pinalitan piyesa kundi yung BIOS chip pa lang. Ayun. So, tingnan natin kung may display siya o wala. Mahalaga kasi yung BIOS chip. Pasensya na, nakita ko yung inuubo talagang yan. So medyo bumuti-buti na nga tayo lagay natin. So yan. So testing natin siya, guys. Let's power on. Yan. So nag-on siya. Pan spinning. Tingnan natin kung detected or not detected. Ba. Ah. So still na display. Saan ba? Wala ang ating ano. Yun. Yan, still no display pa rin tayo, guys. Sobrang lungkot. So baka sira yung BIOS. So yan, namatay siya. Namatay na yung pan. Paano ba to? Saan ba? Ayan, yan, yan. Yan. So ang hirap na isang camera. Sira kasi isang camera. Ayan, so namatay siya. Wala siyang nilabas na output na display. Yan. Kasi may nakalagay ako dito na match mode reading. Ibig sabihin, pag ganyan, mabilis, ibig sabihin, hindi nag-read yung memory. Possible, baka walang problem sa memory. Mga ganyan. So, try natin sa ibang port. Kung magdi-display. So, kapag hindi siya nag-display, guys, possible sira yung BIOS. Siguro ka, baka kung anong ginawa kasi nung nag-repair, bakit nga siya walang BIOS, BIOS switch. So, power on natin siya. Nilipat ko ng port. So, ayan. So, still no display. Ayan, as you can see. Pero detected siya, guys. Ayan. Detected siya. Kanina, nung tinesting ko, not detected eh. Ayan, so, namatay siya. So, try alin natin ng bagong ano. Ibang cables. Baka may problem na HDMI. So, try natin. So, ano kayang ginawa ng DIY nung nag-repair nito? Nung tumira. So, according sa may-ari, 1 month pa lang daw sa kanya. Ayan, via DBI. Tag dito. Ayan, not detected siya, guys. Dito siya nag-display sa motherboard natin. Black screen. Oh, ayun. Ngayon nag-boot yung modes natin. So dapat dito siya magdi-display. So ayan, guys, not detected nga siya. As you can see. So ayan. So dual BIOS naman 'to. So importante may switching tayo. Si switch natin, try natin yung isa. Ngayon, kung mag-boot dun sa isa, in case na mag-boot, good yung isang BIOS. So hindi natin alam kung alin dito yung BIOS sa dalawa kasi dalawa yung BIOS niya, guys. Ayan. Siguro possible na sira yung BIOS chip na isa dahil siguro dahil sa switching BIOS. So tingnan natin. Try natin siyang i-switch. Ano ba ang switch nito? Okay, switch. Okay, let's power on again. So yan, nag-on siya. Ayan, so, anong issue? Not detected pa rin siya, guys. Ayan. The problem is not detected. As you can see, so, not detected. Ayan. So, baka sira yung BIOS switch ko. Ano kayang ano nito? Yeah, kinuha ko lang kasi dito siya sa ano. Sa palit. 1.8 volts naman 'to eh. Ayun, ganito yung chip niya. So, tingnan natin baka hindi maayos yung hinang ko. So, I don't know. So, kailangan natin siyang i-check. Let's see. So, gutom
inom na ako, hindi pa ako makakain. So hinihintay natin itong isang matapos. Ayos pa yung hinang ko. So parang okay naman siya. Magana pa ba ito? So hinater ko kasi siya, baka natunaw sa loob. So I'm not sure. Hindi ko alam kung may ano ito. Pag ano guys, sirain natin mamaya itong BIOS. Itong ano, BIOS switcher. Kung baka natunaw sa loob. Hinater ko kasi siya, hindi nadalis pag-hater. Hininang ko kanina, tinanggal ko. Tingnan natin kung connected. Kasi testerin natin. Kailangan kasi connected siya. So, buzzer sound tayo. Yan. So, pag naka-switch dapat, this is connected. So, yan. Oh, connected naman siya. Itong kabila. So, hindi. Try natin kung good siya. Opo, opo. So, pag dito, so, connected siya, ibig sabihin gumagana yung bias switching. Yan. Kasi pag yan ay ginanon, oh, wala siyang switch. So, ibig sabihin, dapat working siya. Yan, naka-switch siya ganyan. So, mayroon reading kasi siya na 0.09 ohms. Ibig sabihin, possible may hindi siya eksaktong 0 ohms. Yan, kaya bawal siyang i-jumper. In case, I don't know. So, malaman natin yung pag sinira. Yung kasi nare-reading natin. So, try na natin. Try ulit natin. Connected naman siya eh. So, pag hindi pa rin gumana, possible guys, sira yung BIOS chip. Hindi. Subukan natin palitan ng BIOS chip kung sira. No, kasi at sa tingin ko, umiinit po kasi, mainit siya yung GPU. GPU chip, mainit niya. Ibig sabihin, kompleto. Testing natin ulit. Isa pa. So, huwag na natin lagyan ng ano. Mabilisan lang. So, power on. May init siya guys. Ayun. May lumabas guys. Out of range. So, may ibig sabihin umiinit ito. Out of range. Ayan, may display na siya guys siguro. Ayan, so, pasensya na, inubo ako talaga. Ayan, so, nagkaroon siya ng out of range, guys. Pag ganyan, nagkaroon ng out of range, possible, baka may issue yung isang ano, or may display na yun pag ganun, guys. Nagde-detect siya. So, try natin siyang ilipat ng port, yung ating tinatawag na display port sa ibang port. Kasi nagkaroon siya ng out of range, so, meaning, nag-detect yung display. Hindi siya nag-display dito sa ano natin, ayan. So, hindi siya nag-display dito sa motherboard. So, dito siya nag-display. Nakita nyo kanina. So, try ulit natin siyang so, i-power on. Okay. Ayan. So, baka kanina, hinater kasi natin yung BIOS switch. Baka hindi masyado connected kaya walang display. Siguro ganun. Ayan. Ayan. So, nag-display siya guys. Oh. Kita nyo. So, readingin natin yung ano. Nakasalang yung ating pang-reading ng memory. Kung may issue. So, pag nag-read yan, so, tingnan natin. Pag hindi nag-read, so, walang issue ang memory. Okay, wala. So, shutdown siya. So, ayan guys. So, detected na siya. Ayan. So, may, so far, so good na.
So kanina yung BIOS switch na nilagay natin ay siguro hindi lang siya connected. So ginanong-ganon pa natin kasi hinater ko siya kanina eh. Ay hindi nakita ko nasusunog yung plastic. Kasi matagal matanggal gawa ng itong ganito kasi guys na motherboard. Ang laki ng requirements na heat nito bago matanggal. Ay sa likod siya guys. So minanwal ko na lang siya using soldering iron para matanggal. Ay natanggal ko naman. So yun nga. So ayan, siguro eh, ano siya, yun, kaya hindi nagdi-display, ay may problema yung isang BIOS. So subukan natin siyang i-switch ulit, so, try natin dito. Ilipat natin na, balik natin sa dati, so connected naman siya, baka mag-display na. So para malaman din natin. Okay, so testing natin kung boot BIOS is working or not. So para ma-ano natin, doon sa ginawa nung unang nag-repair ay walang BIOS switching, baka na-damage yung BIOS. So, alamin natin para malaman kung sira din yung isang BIOS. So, na-switch na natin, balik natin doon sa isa. So, yung isang BIOS dito ay gumagana. So, yung dito ay hindi gumagana. Yun yung kanina. So, try natin. Kung gumana siya ngayon, ibig sabihin, siguro yung ating pang-switch ko lang ay hindi siya connected. So, try natin again. Yan. Yan. Ayan, detected siya guys. Ayan, auto print lang itong isang tatatas na HDMI, but it's okay. So, ano lang yan guys, restart lang natin yan tapos magdi-display na yan. Okay? So, restart natin siya. Pag naglipat kayo guys ng port, display port, so, not connected, ano siya guys, ayan na siya. Ay, sorry, di ko na pa. Ayan. So, ngayon, okay na siya guys. Both BIOS is working properly. So, ibig sabihin, ayan. Ayan, na-show ko yung sinag-re-read siya. So, detected na yung ating video card. Ayan. So, kanina, not connected lang po pala siya. Kaya ganon. So, ayan. Kasi sinubukan nating scratch-scratch o i-roscast. Ganon. Roscast yung ating BIOS chip. Ayan. Siguro yung pag-hot air ko, baka nainitan. Medyo pumiltik. Umaangat kasi yan kasi, guys, yung minsan. Yung mga switch kasi, guys, na di-roscast na ganyan, minsan, gumagamit po siya ng carbon. Ngayon, kung di carbon siya, so, bawal po siyang i-direct, yung direct ng switch. I'm not sure kung pag dinirect, kung anong epekto. Kung pwedeng masira yung BIOS chip, ano? Ayan. So, wala kasi siyang nakalagay na switching. So, I don't know kung ano. Kasi, according dito sa may-ari, ayan guys, so, nakikita ko kasi dito, ang chat niya kasi, sabi niya po dito, tinanong ko kasi kung ongoing repair na, bali upon checking, galing po yata ito sa ibang repair. Hindi nakita ko maraming damage, PCB lines, and ginamitan ito ng liquid metal. Maraming nakakalat, yun, marami kasing nakakalat. Yun, sabi ko, delikado yun, halos malapit ito for trash. Yun, sinabi ko sa customer. So, sabi ng customer, second hand ko lang po siya. Yan, second hand lang daw nabili. 1 month lang sa akin, then sa time ko po, hindi daw niya ginalaw. Yun ang sabi niya. Yan. Tapos, never daw niya inopen yung card. Yan. Sinend ko sa kanya, guys. Ito yung... ito siya, guys. Show nga natin. Mayroon kasi makikita yung pangalan, eh. Wait lang, guys. So, show ko sa inyo. So, ito yung ano niya before. Alam ko may video, guys, dun sa unahan. Nakita nyo. Dun sa unahan pala ng video naman natin, mayroon. So, makikita kasi yung sinend kong picture sa kanya. Pati yung pangalan niya. Ayan. So, doon sa unahan ng video na sinend ko sa inyo. So, may pinakita naman ako doon na via microscope inspection kung ano yung nandun sa sa una kong sinabi before yung microscope inspection natin kung ano yung ano. So, hindi ko masyado matandaan kasi this is a second attempt video na kasi in ultrasonic cleaning natin. Pinost natin sa gitna kasi mahaba yung oras na kakain ng ultrasonic cleaning. Then, hindi magandang i-record yung ultrasonic cleaning gawa ng yung transceiver niya, masakit sa tainga. Para siyang, para kang nasa turbine ng aeroplano. Yung kanyang hélice, yung turbine ng aeroplano. Masakit yung sa tainga guys. Kaya hindi na natin i-record yung mga ultrasonic cleaning. Ayan, so far, nag-display na siya guys. Yan. Papaproban ko na lang sa may-ari yung sa thermal pad. Sige, ilalagyan natin siya ng thermal pad. Tapos, testing po natin siya, stress test kung okay na siya or hindi pa. So, para din malaman natin siya. Ganun po yung ating gagawing steps.
Yan, papa-approve sa terminal pa niyan. Bali, ang ginawa lang natin po dito ay wala tayong piyesang pinalitan. Ah, meron po pala, piyesang pinalitan lang natin. So, pasensya na kayo, gutom na siguro ako. Iba-iba na yung sinasabi ko eh. Gutom na nga ako, nanginginig na kasi yung katawan ko pag nagugutom. Pag gutom na kasi ngayon ay 12 p.m. na siya. Ayan, so gutom na po talaga ako. Medyo nanginginig na yung aking kamay. Ayan, so pag nagtatrabaho kasi, talagang kailangan ko kasi kumain maayos. Ayan, masama pa yung pakiramdam ko kaya ano. Ayan, so yung nakita natin base dun sa una, yun mayroong mga dikit-dikit dito ng mga lines, resistor, nag-connect dun sa ibang lines. Mayroong nakalagay na parang liquid metal or hinang or etc. Hindi ko alam kung ano. Kasi walang sinabing tama yung customer regarding sa ano. Kasi second-hand user lang daw siya. Meaning, galing 1 month lang daw sa kanya itong card. So, yan. Kaya, yan. Pero based dun sa inspection, may ginamitan siya ng either liquid metal kasi meron sa mga thermal pad, sa memory. Then, meron siyang mga hinang-hinang. Kasi, dito pa lang sa BIOS switching ay pinakalman. Yun, may mga hinang, ano siya, wala siyang BIOS switch. So, ibig sabihin, nag-mode or etc. In-experiment, ganyan. So, hindi natin alam. Hindi ko alam kung bakit yun, ano nangyari dito before. So, yan. Ito lang yung pinalitan natin na pesa. So far, so good yung dalawang memory. Working siya. Memory. BIOS chip memory. So, parang memory din kasi yan. Kasi may firmware ito, guys. Yung kanyang BIOS chip. So, okay din siya so far. Tapos, yung na-read natin yung memory. So, pan-checking nyo sa ating reading. Walang in-error na problema. So, ibig sabihin walang issue. Ayan. So hindi natin sugurado kung saan nagmula yung issue. May kasi ang pinagmulang issue, either dalawa guys. BIOS switching. Ayan. And sa mga liquid metal. And hinang-hinang. So, hindi natin alam kung saan eh. Basta yun. So, basta yun yung mga nakita nyo sa mga sa repair video natin na ito na ayun yung mga possible issues na pinagmula. Ayan. Kasi wala naman sirang ano eh, MOSFET. All goods. Ayan, memory, all goods. So, open reading. So, malalaman yan sa stress test kung may issue itong memory at saka itong GPU chip. Ayan. Kasi tinamaan yung ano dito, yung linya. Ayan, nakita nyo na balatan siya. Ayan, no? Oh, silver na silver. Ayan siya, nabalatan. So, lalagyan ko yan ng mas mamaya. Lagyan natin siya ng mas. Ayan. Lalagyan ko lang. Madali lang naman maglagay ng mas nito, guys. Hindi ko na malalagyan ng mas dito sa video na to kasi gutom na ako eh. Nanginginig na yung katawan ko. Ayan. So, mamaya lalagyan ko lang. Madali lang naman yan. Kung kagapurat lang naman yan, kakaunti. Yun lang naman mas. Lagyan lang, tatagluban lang natin para yung kitchen tornillo, hindi mano. Then, siyempre, may sukat kasi yung mga tornillo dapat correct talaga. Ayan. Super, so good naman. So, salamat at napagana natin. RTX 3080, 10GB. Yan, so, may value pa kasi ito, guys. Yan, ultrasonic natin siya. Maganda na siya, guys. Malinis talaga na, super linis. Yung mga liquid metal na, or yung mga hinang-hinang, natanggal ko na, guys. Okay na. Yan ang nagagawa ng, ano, ultrasonic cleaning. Mukha na siyang bago, pansin nyo. Mukha siyang bago. Yan. Makintab. Diba? Tapos itong side na yan, no? Yan, mukha na siyang bago. So, yan ang kagandahan ng Complete on Tools. Basta video card repair, dito lang yan. Okay, guys. Update ko kayo for stress test discard. So, waiting lang approval ng may-ari sa thermal pad. Kasi malaki-laki ang magagastos sa thermal pad ng ganitong unit. Kasi itong ganitong Asus, back-to-back yung thermal pad. Tapos, ang kinamit na thermal pad ay 2.5 at saka 2.0. Yan. So, saka bukod sa 2.0, meron din siyang 0.5. Yan, medyo marami. Kaya malaki gastos ng thermal pad. So, gumagamit tayo ng original thermal pad. Kaya may value din. Medyo mahal. So, paproba natin. Pag-approve sa kanya, sa go natin. So, stress test natin. Okay? So, yan muna guys. Ang update sa repair na ito. Update ko kayo later. For third attempt video. Okay? Ayan guys, so ito na yung update sa ating video card repair. Ito na, yung hinahihintay ng lahat. Ang kanyang stress test. Ayan, so ito palang card na ito guys, talagang super, ano na to. Parang na-scam yung may-ari yata nito, hindi ko lang sigurado.
Yan. So, ang dami ng sira nito. Pati yung sakit ng pan, yung saksakan ng pan di sa likod. Sira din yung sakit. So, PCB sira. Yung dalawa. Tapos yung BIOS switch wala. Missing. Tapos sira din yung kanyang dalawa. Yung kanyang 2PC HDMI port. Di rin gumagana. So, yan. Bali, wala tayong bulb at schematic nito. So, hindi natin marirepair yung HDMI. But, whole port of display port is working. So, 3 pieces. So, working. Magagamit nyo pa rin sa monitor. Ayan, guys. So, running na siya na stress test. Ayan. Ang kanyang GPU temperature is 59.6. So, 60 degrees Celsius. Ang kanyang init ng GPU temperature. GPU clock is 1950, 1887 yung 1187 yung sa memory clock. Ang GPU temperature niya guys, mababa lang, 70, 68 degrees Celsius, naglalaro. Pan speed is 62%, both sides. So, GPU ulit is 100%. So, full extreme guys, yung running natin na stress test na ginagamit. Yan, kasi this is a triple pin sa 12 volts rail sa external. So, EPS natin, umaabot ng 300 plus, 3 digits guys. Napakataas ng EPS. Ayan, so, okay na siya guys. Working fine. Ayan. Benchmarking. Saka benchmarking na. 62 degree. Ayan, yung GPU temperature. So, mababa lang temperature ng ganito guys. At, ano siya? tripan, then big pan, big heat sink. Ayan. So, mababa lang temperature. Ayan. So, hindi masyado, nasabi nung may-ari, isang buwan lang daw noon niya nagamit, tapos nasira na ganyan. Yan. Abang checking guys, napakarami pala ng diferensya na itong video card na to. Naging issues. Yan. So, socket, pan, thermal pan, expired, madumi with, ginamita ng liquid metal. Tapos, may mga hinang-hinang, switch, PCB. Damage PCB, HDMI to PC port. So, dami pala ng problema niya itong video card na to. But, it's okay. It's working now. So, before, no display siya. Yan ang issue niya. So, ngayon, okay na po siya. Yan. So, mabot. Mas swerte pa rin itong video card na to kasi wala naman tayong ibang pinalitan. Kundi BIOS chip, tapos inayos lang natin yung mga failure ng mga liquid metal at saka ng mga hinang-hinang at saka yung mga dangerous pang trash na nga ito guys itong video card na to, pero ayan, kahit pa paano ay napakinabangan pa na, nadali pa natin siya yan, with tulong ng ultrasonic cleaning, microscope inspection. So yun, nakikita natin yung mga issue. So EPS nyo guys, ang result dito 247 EPS. So score is 6,229. Maximum EPS nyo guys is 443 and minimum is 334. So, yung naglalaro dito guys is 253, 258, 363, 3. Yan. So, yung EPS. So, depende yan sa nire-reading nya na screen size, on resolution, o high definition graphics. So, depende yan yung EPS. So, yung temperature nga guys, mababa lang. Yan, nakaganda. Nakapag-repair na ako nito guys. Yung video ko na 3090 yata yung na-repair ko ng Asus. So, maswerte. Maswerte pa rin ito, guys. Nabuhay pa natin ang patay na GPU. From no display. Ayan, so, yan, guys, ang ating update sa video card na yan. So far, it's working properly. Ayan. So, ayan. So, ang dami kong tanong dun sa may-ari ng video card. Pero, okay naman. Nakakasagot naman siya na maayos din. Ayan. Hindi rin niya rin kasi alam daw na na ganun ang sinapit niya yung pagkakabili niya. Sinabili daw niya second hand. Ayan, but it's okay, it's working, magagamit nyo pa, bagong palit na yung thermal pad, so maayos na siya guys. Makita nyo, baba ng temperature, ganda ng temperature. Galaw ka, 60 degrees Celsius, 63 degree, baba nun. Yung ibang GPU kasi, umabot ng 82 degree, yan, lalo na yung Asus RTX, Asus na dual pan. Ito kasi triple pan tayo, yung Asus na RTX 3060 Ti or 3060, 12GB na Asus na dual pan. Umabot siya ng 82 degree. So, ito kasi tripan eh. Walang sinabi yung init. Kaya niya ibuga, ilabas, laki pa ng heatsink. Ang problem lang sa ganito, guys, sa malalaki ang heatsink, once na thermal pad niya expired na, at wala ng thermal piece, tuyo na, yan ang delikado lang yan. Sinisira yung GPU chip. Yun yung sa mga big heatsink. Yun ang naging issue. Kaya,
always pag basta may video card ka o CPU or etc. So laging minomonitor ang ano, ang 10 GPU temperature. Kung hindi mo man siya ma-monitor, may nakita ka nagahang, nagnanat responding, etc. So magtaka ka na, usisain mo yung iyong computer. O kung ano yung main issue, baka madumi, ganyan. So alalahanin mo kung kailangan nagpalit ng thermal pad, thermal paste. So para ma-identify mo kung saan nagmumula yung issues. Kagaya niyan. So so far, so good naman. Okay. So, yan guys, ang ating update sa video card repair na yan na ASUS RTX 3080. 10GB DDR6 ang kanyang memory. Okay. So far, so good. Okay. So, yan guys, magpapaalam na uli ang video card repair. So, thank you for watching. I hope you enjoyed the video. Okay. So, see you on the next repair. Bye.